League ani pwersa pulo 8 years dito sa branded Muñoz QC pulo magingay. Yeah! Ang laban na to ay titulo 2024 at ang magkakampyon ay magkakamit ng 9 million pesos. Tigbabay chinko. Yon, maraming salamat muna sa branded Hypebeat Black Manila, Real Jokes, R&R Killjoy Ship Clothing. Yon, all gods na collab ng Hypebeat at Clip Top, available na yan. Huwag nyo na masyado pansinin nyo may-ari. Bili na lang kayo ng damit. Yan. Sa kanan ko, may MC. Magpailala ka. Yo, Santasa. Ingiling ka. Tulig salitaan. Battle of the G's. At Pitik. Tsaka kay Union. Nocturnal Supremacy yung voting. Salamat. Shoutout, syempre. Ingiling ka. Mahal na mahal ko yung liga na yan. Kala Tulala. Yan. Kala Santasa. Sa kaliwa ko, may MC. Say yourself. Hey. Josh. Top tier. Salamat kay Papa Kail, sasama ko kay Ace. Tapos ganun ulit sa mga asawa ko. Mayabang. Nanalo ng coin to si Josh. Pinili niya mauna. Santasa, paiga natin tournament to. Unang banat. Santasa, let's go. Yo, check. Bago ako magsimula. Tol, pati ako muna ako, tol. Tol, pasensya ka na. Hindi ako naganda ngayon eh. Ito yung pinakang ayaw mo sa lahat, di ba? Pa-instella lang ako kasi hindi talaga ako pinagandaan. Pasensya ka na. Kasi pag di naganda yung kalaban, ito hindi nandiyo ako tutumapat. Pag di naganda yung kalaban, nababad trip to, hindi ito tumatanggap ng rason o dahilan. Ganyan ka kalupit. Totoo naman eh, lahat ng tao may problema tol, pero hindi lahat ng tao pare-parehas mag-isip. Pero salamat sa liga na to, kasi itong liga na to, swabe, bawal man damay. Hindi mo pa kasi nararanasang maghahasa yung alaga mong pusa ng aso ng kapitbahay. Eh, joke lang. Naisip ko lang na kanina. Titulo! 2024! Maligayang pagdating! Nilalang nawalan sariling pagkakakilanlan. Nakasoksok kasi sa kuyukot ng mga estilo ng mga nauna sa kanya kaya ganyang kakasangsang. May nakapaloob na lason sa mga sulat ko ngayon na siyang papatay sa'yo pero sa magandang paraan. Pero ililigaw muna kita ngayon. Sa pagkawala mo, matatagpuan mo yung sarili mo at baka naman, papasalamat ka naman. Kasi makaranasan mo ngayon sa akin higit pa sa good morning ni Akata sa gabi. Kasi berso ko mapanlin lang. Kasi gustong magkampyon nitong hambog na ang daladalay ambon. Kaso kalaban mo ngayon may tangan-tangan na bagyo. Hindi ka lang basta talbog eh kay Lamon. Kasi gusto mo maging kampyon, dapat nagpapustiso ka muna. Tinanggap kayong malugod ng inyong tsuhin kaya yung kanyang pulo huwag nyo sinasalaula. Kasi yung ganitong itsura, maniniwala ako mananalo to kung ang tinatakbuhan ay konsihal. Gago sa gwalang kasing isiping, hihiranging, kampyon ngayong taon, isang bungal! Oo, hindi nahabot yung mensahe sa pedestal. Pinapakain ka na ng musika? O baka ang kinakain niya yung ngipin mo? Tangina talaga sistema eh, no? Bulok! Oo! Oh. Pag numiti siya, makikita niyo. Pero bunga lang naman daw bibig niya. Sulat niya daw may wisdom. Kaltok sa tuktok. Sulat mo may wisdom? Baka ngipin mo kakulay ng chisam. Tanginang to, pinagsasasabi mo, sakit mo sa eardrum. Dapat sa'yo, sa mukha binibigyan ng peace bomb. Kamusta palalait sa sarili? Madami bang tumatangkilik? Nagising ka nga sa iyong panaginip, ngunit yung panaginip kung saan ka nagising, nakapaloob lang din sa isa pang panaginip. Hindi bangungot itong aking sa iyo'y hinahatid, kundi ambag ko na lang din to dyan sa katiting mong pag-iisip, Mr. Bad Boy ng Manila. Mr. Bad Boy ng Manila? Mukha kang maasim parang sampalok. Ganito pala bad boy niyo sa Manila, no? Nakakasulasok. Eh kahit yata lumpo ako, makasalubong ko to sa iskinita, hindi ako matatakot. Mukha ka kasing bampirang kumakain ng kulangot. Mr. Bad Boy ng Manila? O baka pampabadoy sa mga liga?
Mr. Bad Boy ng Manila o baka pampabadoy sa mga liga. Kasi kaya daw niyang pagsabayan ng bars at jokes. Eh ano naman? Ang issue kasi dyan, yung bars at jokes mo mahihina. Pag ako nag-bars, tol, walang halong joke. Swabe lang, body of Latina. Ikaw pag nag-bars ka parang joke, boses ni Matina. Mga obra mo ay katawa-tawa parang segment sa KMJS at Kuhina. Habang mga pinta ko ay katakataka. Sinong nagpahid ng tae sa kotina? Pinakinggan ko pala mga kanta mo. Pero hindi ko sinoundtrip, alam mo ba? Pinagkaiba mo sa mga ginaghaya mong artist, tinutulad mo sila. Alam mo, tanggalin mo yung sombrero mo, tapos magpainit ka sa labas, magiging sigeto-geko ka na. Gagi, seryoso. Tangina ka, magnanakaw ka ng linya, magnanakaw ka ng tunog, magnanakaw ka ng kilos at galaw, ano, tatanggi ka? Itatanggi mo pa? Tangina, kahit ma-disqualified na ako, pag nagkaila talaga to, sasampigahin talaga kita. Pero wala akong galit sa'yo. Wala akong galit sa'yo. Kasi magnanakaw lang yung galit sa kapwa niya, magnanakaw kasi nag-uunahan sila. Ang gusto ko lang iparating sa mga horado, lalo na sa'yo tito, kung ang magkakampiyon ay magnanakaw tong liga na to, magiging nakakahiya. Kasi nagkampiyon to sa liga ng... Basta tournament yun ng mga tolonggis na hindi nag-iisip. At saka, mapansin ko dun, wala sa inyong naiinip. Lahat kayo magkakatunog dun sa mga linya niyong pilit. Alam nyo nang nakaw lang yung linya at yung blow, pero simple pa rin kayong kinikilig. Kaya yung liga nyo unknown kasi mga tanga sa tanga bumibilib. Kasi mga tanga sa tanga bumibilib. Kaya yung liga nyo unknown kasi mga tanga sa tanga bumibilib. Sabay babanat pa yan ng woo! Yeah! Kaya pa? Kala mo naman talaga lakas ng sinabi eh, no? Dinidilaan mo yung tumbong ng iniidolo mong bantog kaya ka sa paksa nagigipit. Ako kahit magtulog hambog, di mo maitatangging. Natutuyo agad mga sinusulat ko. Yung mga sulat ko ay pandinig. Hindi ako malalim, tol. Di ako malawak. Di rin ako malayo. Alam yan ang mga may malinaw at may mahusay na pandinig. Sinong dapat bigyan pa ng isang baitang? Itong magnanakaw na pa-cute, may mongoloid na flow, copyright na multi, o akong iniisip nyo lang natutulog-tulig pero mas nag-iisip. Talsing! Tayo muna ba at paikan natin, Josh? Makain daw ako ng kulangot! Tangina ni Tutok Mall! Ikaw mukha kang taong kumakain ng tubol! Gago! Tsaka iriribat ko na agad to, di ko na kailangan pagpabukas to. Nanggilan mo ako tungkol sa ngipin, sa bagay, yun lang naman yung butas ko. Suck, bitch! Hey! Game! Game! Anong repin mo nga ulit? Ingay likha! 2019, lumapag ako doon. Freestyle talagang todo bigay. Lahat ng nakatapat, ninaratan mga inuwanan kong pilay. Nasaan ka nung gabi na yon? Di ba wala? O baka busy lang si Bay, pero nakakatawang repin mo yung event na yon, pero ako yung nag-ingay. Ano, galit ka na? Porkit na dami yung ingay lika? Shut up, bitch, please. Sadyang deserve lang ng ingay. Mga disco na minagic, total yung nire-representa nyo, nakatayo sa district, kaya kamusta? Ano, kamusta? Ito ba yung rapper na mahilig manggit-git at bumangga? Pwes sa akin mo gawin yan na makakita ka ng punch lang, walang punchline sa dibdib at sa mukha. Nakakasura! Nakakasuka! Pinagmamalaki pa yung estilo niyang nakakatanga, aba! Nakakatawa ito! Sampal malala! Paano magkaka-movement tula mo ay pinagmulan niyang tulala? Kaya ba't ako makikipagsabayan sa mga baramong dala? Eh sa tuwing nag-i-spit ka, tol, para kang tanga, ano? Papalag ka pa o baka lampalampa ka kasi akala ko malalim ba't santasa lang dala? Kasi santasa! Kita nyo na, pangalan pa lang, alatang wala itong binatbat. Kuya! Ba't sinalam mo agad itong si Santasa? Ay kulang pa ito ng sangkap, kaya gago! Kiningina mo! Putang ina ka! Oh, pasensya sa mga bad words, ha? Talagang uurating ka lang. Susuwagin ko ang mga dumating na buang. Hindi bagay yung 20k sa'yo, tol, kasi mumurahin ka lang. Pero kahit na ganun, di pa din ako magtitipid-tipid kahit nagigipit-gipit ako paminsan-minsan. Para sa mga barakong atid, kapit-kapit mga sakit na di mo mapipigilan. Kaya kapag sinubukang sumabat, makakatikim ng bugbog Manila tong taga-Cavite na pinadala nyo. Kahit anong gamitin mo na pangharang, tinalo ka na ng Batman, wala na may bahala sa iyo. Kasi one time, sabi niyan, sunod-sunuran sa kanya si Tulala. Tipong, lahat ng utos sunod, pati mga patakaran, para lang makakanat, talagang parang tangat, mag-aambarang dala.
Ano bang kalamang nga ako sa mga kataga? Kumbaga naman ka para lang masabing nakabata ka na. Pero bata ka lang. Kasi kulong ka na sa mga pangit mo na nakaraan. Ah. Mga problemang di ginaya o naalampasan. Kaya bakit naman? Natawag kitang bata sa edad mo na yan. Kasi tumanda ka lang sa bilang pero hindi sa karanasan. Kaya bata ka lang. Huwag mo nang ipilit yung mga bagay na hindi mo makaya. Pilyo ka ata. Alam mo bang magaan sa kalooban pag nagawang magpalaya? Kasi ba't nyo ba tinatangkilik yung ganitong sining anong kinabibilib nyo dyan? Wala nang natutuwa sa mga pinaggagagawa mo. Di mo namang kinatindi yan. O paulit-ulit ko nasasabihin. Di ka dapat kabiliban. Tumutungo-tungo sila. Tanga! Utu-utu ka din pala kasi puro, Lang-lang mga yan pero di ka naiintindihan kasi ano bang akala mo? Ano bang akala mo? Nahanay ka sa mga lirikal? Pesburado yan ah. Respetado man. Di mo pa din ako kayang paandaran hoy kahit magtula ka dyan kaya santasa! Tanggapin mo nang walang dragon sa kabundukan ah. Tanggapin mo lang walang dragon sa kabundukan. Yan ang bubuyog sa yung tengang mula pulo pokyutan. Pakalawang bakit, pahing ka na kayo, Santasa. Humihingi ng pasensya sa kanyang mga bad words na dala. Huwag yung bad words, hingan mo ng pasensya, hingan mo ng pasensya yung hininga. Huwag sinanin ka. Kasi nang nanampiga, pare, ang lakas umatake. Suabe, putang ano, muntik na matanggal bigote ko. Siguro kung iisipin mo lang din o iisipin mo sa sarili mo, baka 7 linggo na nakakalipas nung huling si Pilyo mo. Ito'y pangalawang yugto na naglalaman ng pamamahayag mula sa kanyang bagong tipan. Ang may pangunawa ay makinig at ang gustong umunawa ito'y pakinggan. Kasi ang gustong makinig, ang may pangkinig ay umunawa at ang gustong umunawa ito'y pakinggan. Kasi nakatakda kang mamatay ngayon sa aking mga kamay kahit hindi mo yun propesiya. Ito'y alay lang na pagbatangal dyan sa mga panghangal mong ligasiya. Kasi siya daw yung Diyos na bumaba mula sa langit para alisin ang sinyo. Baka mongoloid na Diyos, anak ni Chris Aquino! Tanginang top, huwag mong nilalaro yung salita, lalo't di mo namang kilala yung sarili mo kung sino. Nakakulong sa estilo ni Lip Cram Poison at kung kani-kanino dito. Kaya anong Diyos na mula sa langit? Baka tayo sa lupa, isa kang anino! Kasi hindi ka rin naman mainit pagkat mga inaalay, hinahain mo'y parang tinimplang juice na walang yelo. May pag-God mode ka pang nalalaman? E nang hihiram lang naman kayo ng lawak sa halaman, tanginan nyo, pag ako nag-God mode, makikita nyo kalawakan! God mode music eh, no? God mode music. Pero yung mga lumalabas sa bibig nyo, walang kwenta. Basura na letra. Mapangihi pa sa ihing na stuck sa barado na kubeta. Mabaho pa sa puwerta. Ako yung God mode ko sa music. Sempra! Kasi sa laban natin, tol, well, I am the God. Clams Casino. Di ka God boy, araw-araw sipag lang yan, Nick Makino. Pinaiikot-ikot ka ng gobyerno sa kanilang palad sa paniniwalang bilog yung mundo. At nagmukha kang kulangot sa lagay mong yan. Kasi iniisip mong umiikot din ito. Ba't di ka mag-isip ng para sa iyong sarili? Hindi yung basta ka nalang sumunod sa kung anong iyong kinamulatan. Tahanan mo tong mundo. Ang mundo ko, kamalayan! Hindi tayo magkatulad. Magkaiba tayo ng sinamahan at galawan. Kasi ikaw yung nagpipick up ng pagkain para i-deliver. Ako tol, humirekta sa tindahan. Kaya hindi mo ko mauunawaan. At yung mga sinasabi mo, mas lalong hindi ko yan kailangan kasi nandito ka para sa palakpakan at magkalat ng katangahan. Ako magkakalat ngayon para may bago kayong pag-usapan. Bigla kong naalala yung laban namin ni Batman. Kasi number one to noon, sa F na siya ay hurado. Sakto yung round ngayon. Kasi biglang lumabas yung kabobohan nito nung hinusgahan niya yung aming round 2. Wala akong hinahabol dito ah. Wala akong hinahabol. Gusto ko lang i-breakdown yung katangahan mo. As naka-God mode. God mode yan. Yan to sabi niya, oh, God mode ka, God mode pala. Ako, binoto ko nung round 2 si Batman kasi yung isang rebat pa lang niya, nakuha niya na lahat yung momentum. Momentum? Kaltok ulit sa tuktok. Momentum? Tanga ka? Payag ka? Na matabunan ng isang nonsense na rebat, yung verso na nagliliab. Kung gaano kahina yung kukote, kung gaano ka kahina magsulat, ganun din kahina yung kukote mo mag-react. Bakit na seryoso ka ba? Tol, seryoso ka ba?
Pagkit di mo lang nakita yung laman ng ipon sa loob ng alkansya, sa loob ng isang buwan, mas pipiliin mo yung nakikita mong piso na bariya? Tangina, gumagana ba yung utak mo, tol? Ha? Nagpa-function ba yan talaga? Hindi mo alam. Kung tungkol man sa libro yun, tangina, hindi ka na nga nag-iisip, hindi ka pa nagbabasa! Pwede siguro yung linya, natabunan ng kibat, dun sa linya lang. Pero isang round, tangina, katama ka na yan. God mo dyan? God mode yun? God mode ang puta leche! Baka tanga mode! Para sa nag-iisip, kung ganito kapulpul yung mood ng isang God, hindi nakakapagtakang lahat ng tao magiging atheist! Ito'y pokpok sa'yo pabalik mula sa mali mong desisyon ng minsan kang magdulong-dulungan bilang hurado. Kung hindi nyo kayang pangatawanan yung obligasyon, magdesisyon kayo ng klaro! Hindi yung, ah, ako binoto ko si ano kasi natawa ko. Tangina mo, sa digmaan ng mga titik at salita, mas madalas niyong pinagbawagi ay ang mga pulpul na patawa. Ngunit sa gitna ng tanghala ng katatawanan, magbigay ka ng salitang malalaman, papalakpakan ka. Kita mo agwat ng ating kaibahan? Hindi, kasi hindi ka naman nagtataka. Kasi dala mo dito at dulot ay kabag lang sa sikmura. Ako hindi lang basta laman tiyan, busog pati isip niyo at kaluluwa. Kasi iba ako sumulat! Kasi iba ako sumulat! Tol, pati kaluluwa kaya kong kalugin! Ikaw yung mga sulat mo, ulol, sa susong umaalog ka lang nakatingin. Okay, God mode on, play that stupid shit, sabay power up. Tay, pangalawang balat, pahingan natin. Okay, ganun ulit, ribat na agad, di na kailangan na metaphoris. Di ko daw kilala sarili ko, tanga ako si Mike Joshua Torres. Gagumputa. Pagkatapos ng laban na to, sigurado na magde-deact. Tangin na mo, may kokote bang nagre-react? Bago ka bali. Tignan mo nga ako, kote mo ka nagre-react. Ginawa pa tayong kakwentuhan. Anong rumirekta sa tindahan? Gago rumirekta sa pistuhan. Ay na mo, chonky pa more. Adik. Game! Game! Napanood ko laban nila ni Art sa Rapture. Puta, iba din. Sabi niya, meron ka bang pinakita na bato? Kung ikaw si Darnapis ako si Ding. Kahit na ano, kaya kitang sampalin. Ano, da? Gago, ang galing! Ang masasabi ko lang doon, ibang ka na buang. Wala kang galang sa amo mo sa kagustuwang maging gubang. Wala ba kaming taste? Ulul! Talagang yung written matabang! Gusto pang mahigitan si Tulala kasi sabik maging lutang, o bakit? Hindi! Ba't naghahanap ka na siya sa laban? Ika'y Gigi Malala! Kadiri pa ka na! Naghahanap pa ng bato talaga yung kidney Tulala kaya nakaka-insulto! Nakaka-insulto! Natapatan ako ng abnol! Pwes saloy mo ito mga katagan na pula kasi espada ni Pandoy kasi... Diba ganyan itra mo pre? Kasi apit! Kang nagpipilit maging buang nakapikit lang sa mundo ay walang muang papalapit nang papalapit taking akbang pagkalabit bang guni-guni na lang lahat. Ano? Walang react? Tumango ka! Tango! Dapat gets mo yung ganong sulat kung ayaw mong makakita ng nagkakantutang ula po, diba nakakagago? Diba nakakagago? Pastilan kabagot! Pero pagkakantutan daw ng mga ulan, ang mga ula pandahilan ng pag-ulan ng semilya, gago! Kaya kitang gaguin magdamag kahit di ko sila mapabilib. Kasi may linya ka kay Batman na, mukha kang baboy kaya dapat lagyan naman sana sa bibig. Ngeng! Pinagsasabu mo, hoy! Alam mo bang ang wex nun? Alam kong alam mo yan, huwag mo nang ginigit, chong, kasi kaala niya pa! Ang lakas! Madami daw na agets nun, no, baboy! May mansanas sa bibig, ano bang akala mo, lithium? Tanginan to! Kaya ang manalo ka sa akin, mahihirapan ka, gagi. Pagkat inihaw, oo, inihaw ang mga bara, kaya tuluyang hinawi. O, inihaw, hinawi! Akrobato. Akrobato. Kasi sa mga paparating niya daw laban,
Magmamaskara daw siya para dito makilala yung papatay sa kalaban. Pero paalala ko lang ha, hindi ikaw si Terdy, di ka pwede maging unknown sa kalagitnaan ng laban. Kaya pasalamat ka na lang kahit mapaano. Tinanggap ka ni Boss sa liga na to, gago. Pero magpatawad ka sa batang ikaw kasi hindi natupad yung pangarap mong maging si OO si Cardo, mga piling. Mga piling Jabo Walkies ang puta. Tas kali nung sasapat yan, di ka tatalab man. Yung inakala niyong pampalakpakan puta pang papitlak lang. Kasi papit ka lang na mga kagrupo mong dinamay ko kanina. Pero hindi yung pointless. Sadyang inuuna ko na yung mga amo mo sa ingay. Na mawalan ka na ng boses, di ba? Gamit simpleng ideya lang na gawa kita na ikahon. Kinawawat binaon. Kaya ano pang saysay ng repe ni ingay mo kung matatahimik ka ngayon. Kaya bago ka magpasigat pa ulit dyan, gusto ko lang ipaalala pa, boy. Wag na wag mo na ulit lalagyan ng mansanas yung baboy, gago! Tayo, muli ba? Pahingan natin, Santasa! Wala akong naalalang sinabi mo malakas, tangin lang yan. Parang nagkaka-amnesia ako. Gusto ko sanang mag-rebat kaso nakakalimutan ko lahat pag natatapat yung hininga mo. Parang isang linggo kang nagsyabo. Welcome back, Bulo! Welcome back, palakpahan nga. Welcome back! Sa aking pangatlong isasalang. Hindi ka lumalakas sa battle tol kahit ang dami mo ng laban. Kung alak lang yung battle rap dyan sa mga ibinabato mong tagay, hindi ako tinatamaan. Alkoholik nung kalaban mo boy, kahit shot ko puno, ikaw lang yung uuwing gumagapang. Kasi batak ako sa sulatan. Hindi man ako palalaho ng salita. Sa mga letra ko, animoy may mga halimaw na tumutulong. Ikaw ang kaya mo lang iambag sa battle rap bilang addict, tatlong baba ako, tatlong round kitang pinapagulong. Bentahan ng kaluluwa tong pinasok mo, kaya huwag kang magsasabog-sabugan sa gitna ng laban. Hindi ang naiisip mong sindihan ang magiging magsisilbing mitya ng hinahangad mong kapayapaan. Nasa bingid ka ngayon ng iyong buhay at kamatayan, kulungan at kalayaan, at kung mananatili kang ganyan mag-isip, lahat ng mga naging sagot sa tanong mo, hindi mo nauunawaan. Kasi mahilig ka sa chonky reference, di ba? Kasi high grade sinisindihan mo. Bakit yung mga dura mo amoy ihi pa din? Gago, hindi high grade yan. Tae yan ng kambing. Kasi sa maliit na papel, ako'y madaming mensaheng na pagkakasya kumpara sa yung pag nakakita ng maliit na papel na iisip agad ipambalot ng ganja. Kaya sabog, sabog ka sa akin. May tulog ka, maaga. Kaya bad sinaalagwa. Kasi magsabog-sabugan ka na nga lang naman kaysa mabaliw ka sa kakatake nitong santasang ayahuasca. Walang kalikasang dumadaloy dyan sa sining-siningan mong tinataglay na kapala na lang ng mukha mo kong ihain. Paano nyo binibigyan ng kakapatang magkampiyon tong ultimong sa mga ideya at opinion sa iba pa nang gagaling? Abitrano shoplifter, saan ba maling? Pero magaling to. Magaling to. Kasi hindi ko kaya yung ginagawa mo. Yung magnakaw ka ng linya tas sabihin mo na parang ikaw talaga yung nakaisip. Samantalahin nyo na yung mga tagapakinig nyo hanggat yung mga pinagnanakawan nyo hindi pa nila nasisilip. Alam mo kung paano ako hanggat yung pinagnanakawan nyo hindi pa nila nasisilip. Alam mo kung paano at saan ako umuhugot ng mga salita kapag ako ay sumusulat, tol. Kinakausap ko yung kaluluwa ko. Naglalakad kami sa ulap. Doon ko siya kinakausap. Hindi mo kasi ako katulad, tol. Natahasan at kapala ng mukhang... Ah, hindi ba? Sabdun kami naglalakad sa ulap. Josh, hindi mo kasi ako katulad. Natahasan at kapala ng mukha. Isinisigaw sa harap ng camera yun. Okay. Tawag dito. Sapat na sa akin. Pagkat mga likha ko, sa mga likha ko, sapat na ako ay makapagpalingo ng old god. Hindi mo kasi ako katulad na tahasan at kapala ng mukha na isinisigaw sa harap ng camera yung mga linya nilang ninakaw. Olgang, bistado ka na Diyos, huwag ka nang magmaang-maangan. At sa mga humahanga at umaasa dito, mali kayo ng hinahangaan. Isa kang false god, Diyos, Diyusan, bulaan. Duhaan ko pa mukha mo eh. Bilang pagbaliktad sa respetong aking sa iyo'y iiwanan. Duhaan ko pa yung mukha mo eh. Bilang pagbaliktad sa respeto na sa aking sa iyo'y iiwanan. Tangina. Duhaan ko pa yung mukha mo eh. Bilang pagbaliktad sa respetong aking sa iyo'y iiwanan. At mag-reincarnate ka na lang para sa next season ng titulo. Dun ka maghahanap ng malulokong kalaban. Huwag ako Diyos.
limang buwang ibinigay inyong handaan. Patawad kung isang buwan lang kitang sinulatan. Ikaw, kailangan mo pang konsumuhin yung lima na buwan para lang ako ay masugatan. Pero yung sa'yo, baka pagtapos na ito, isang oras lang, limot ko na kaagad yan itong sinasabi ko sa'yo. Baka limang buwan na magdaan, araw-araw mo pa rin itong iiyakan. Pagkat pinagnanasaan ka ng pagiging alamat dyan sa mga binibitbit mo na sulat, kaya hinihit-hit ka ng iyong mga maling minimithi. Ito, tangina mo sa puso mo susugat at dyan sa utak mo babakat. Ito'y masamang alaalang araw-araw kang ibibigti. Pagkat ikaw ay kalat lang dito na sa akin ni Tito pinaliligpit, nagpipiling buong pamintang aking dinidikdik, malalang trauma ihahatid ko sa'yo. Madidinig-dinig mo pa rin boses ko kahit wala na ako sa harap mo na parang meron sa'yong sumisit. Madidinig mo pa rin boses ko na parang may sumisit-sit sa'yo. Pagkat hindi kita kailangan, kung gusto mo lang ng mga linyang pahabaan, hindi rin naman kagandahan, mga pangit na lumalabas sa bibig mo ng dahan-dahan. Kaya mamamatay ka ngayon, tol. Mamamatay ka sa akin. At hindi mo yon maiiwasan. Ito'y eksena sa loob ng triangle. Araw-araw kang mamamatay at ulit-ulitin natin kinabukasan. Kaya Josh, tol, paalam, magpalit ka na lang ng bagong pangalan. Pagkat ngayon ka lang din naman nakaharap ng malikhaing kalaban, pagkat iniluwa ako ng sining, ikaw yung sining, ginagawa mo lang kasangkapan. O anong gusto mong mangyari? After na itong laban, may gusto kang mangyari pagkatapos? O gusto mo bati-bati na lang pagkatapos? Sakto, may dala akong ihi dyan. Bibigay ko sa'yo mamaya, panghilamos. Bukas pang umaga pa iyong ipanghilamos. Time mo yung bahat, pahinga natin, Josh. Ay, na mga linya mo, pre. Nakakatayo ng utak. Lugi sa'yo, naglalakad ka pala sa ulap. Ano na lugi? Unang tagay ko sa pulo. Yan yung linya niya nung debut niya dito. Gago mo kakantangi. Balak pa kaming paikutin na nung akala bali. Paunang-unang tagay ka pa, boy, yun na ang una tuli. Kaya basic, walang kahirap-hirap tong peanut tay ko mani. Kasi kung unang tagay mo palang dito, mahina pa lang amat mo, in short, ikaw ay warm up. Ako magsisilbing muling katunggaan mo sa nilatag mo na alak katandaylan. Kung bakit sa huling ikot ko to binanat. Alam mo naman sa sarili mong mas nakakahilo yung tama kapag last shot. Kaya ano, game? Game. Ha? Game? Game! Tattoo artist to si Chong. Kaya yung ego palaban. Mas makinig ka lang mabuti nang marinig mo palaman. Kasi bakit? Porkit nayayabang mo at mo sa FB, matatawag na meta na ba yan? Kung puro pagtatato lang kaya mong iyabang, to lang hena mo naman. O ire-rebat niya yan. Ano yun? Hena lang. Labo naman, peste. Di mo alam may kasunod yan, kaya wag ka dyan dumepende. O hena lang. Ginamit ko, pero yung linya permanente. Kasi bobo ka naman magtatutol. Sa totoo lang, real talk, man. One time, may client ka, gusto magpa-minimal, tas pinaprint mo 10x10, gago ka ba? Ha? Gago ka ba? Tas parang mo ba sumali sa dudutan na may 100k price? Bakit? Mabangis ka? Mabangis ka? Yes or no? Sagot! Oh, sagot nga, no? Oo, oh, halatang taragis ka. Pero di ko nilalike. Haslin mo, kap. Ako'y saludo pa nga, pero pagtanga ka, tanga ka. Di na kailangan ng eksperto kasi hindi lang sa tato, pati sa rap, puro generic at invento. Kaya paano pa bibilib sa'yo kung sa both sides di mo kayang luminya ng diretso? Bakit? Kaya mo magtatoo ng straight line? Eh, sige nga mga 3 days, tingin mo. Pag bumaluktot straight line mo sa hari, ikaw i-straighten ko, ano? Awkward na ba, Chong? Puro yan na lang topic? Eh kasi nga, mayabang ka. Tsaka sinadya akong babarin yung angle sa tato, alam ko naman kasi magmamarka, o sige. Pag-usapan naman natin yung pagiging sugarol mo. Pag-usapan naman natin yung pagiging sugarol mo, Brad. Kasi tignan nyo pa lang. Pormahan pa lang. Halatang hustler cup. Tas recta battle rap. Introducing Santasa Scatterpack. Kasi nung nakaraan, talo yan. Kaya siya naurat. Pagka zero balance niya, ayun, inext niya na agad. Kaso nagpa-cashin pa ulit. Aba talagang rumarat-rat. Sabi pa, malas sa scatter ha, makalipat nga sa bakarat, aba talagang ayaw paawat. Yung kawalang niya ang brutal. Aba naglalaro, naka-earphone, tapos sound trip sumugal. Mga pa, gago! Di ba ayaw mo sa ganitong estilo? Puro lang patawa,
Eh bakit lumaban ka? Inaanapan mo ako ng bar, so yung scatter, pati baccarat, hindi ba yung bara, ha? Ha? Motos, di ba ganyan yung pwes? Pero laking partida ko sa'yo, Tol, kasi dami nangyari sa akin bago dumating tong laban natin. Nadisgrasya, nabunggo yung buhay na lagay na sa alanganin. Alam kong sasabihin mong katangahan ko lahat yun. Pero mali ka dyan, boss! Bakit? Kasalanan ko pang ang bobo ng motor ko, hindi marunong mag-Diyos! Kaya bago ko tapusin round 3 ko, gusto ko lang sabihin na imbitado ka sa paparating kong karawan na gaganapin ko sa payatas. At huwag ka mag-alala, Tol. Mag-aanda ako ng baboy, tapos lalagyan ko mansanas. Tayo, palapakan natin yung laban yun! Pulo Rap Battle League, ani puwersa Pulo, 8 years dito sa Branded Muñoz QC. Pulo, magingay! Yeah! Yun, titulo 2024. Maraming salamat palagi, Branded, sa pagkaperam ng venue. Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, R&R, Killjoy, at Cheap Clothing. At ang boto ng hurado, 2-1, advancing para sa susunod na round. Magingay, para kay Josh. Shoutout, Creo. Tsaka sa yung mga yun, mga asawa ko, yung kay Rishan, tsaka dito sa kasama ko, Tol, salamat kay Santasa. Yo, Makoy. Isa ako sa bumoto kay Josh, bakit? Ginudge ko siya by round, nag-notes ako ng puntos. Unang bumanat si Santasa, medyo may starter siya, medyo overtime ng konti, may minus points. Binigyan ko siya ng 9 points na lumating sa kalaban. Round 1 ni Josh, delivery, presence, rebat. Minak niya yung style, mas malinis sa perf, pero dikit lang yung punchline nila. So, lumamang ng dalawa si Josh, round 2, binigay ko kay Josh. Tapos round 2, bumawi si Santasa, malinis yung performance niya, nagre-rebat. May konting stutter pero hindi naging kabawasan niya. Nagjo-joke siya, may mga ilang haymaker. Meron siyang dosing punchline na lumanding sa kalaban. Samantalang yung kay Josh naman, medyo lumaylay siya compare sa round 1. Ang laki ng lamang ni Santasa doon. Bali tabla na sila. Deciding factor round 3. Bob, pwede kung titimbangin mo yung round nila, pwede sana manalo si Santasa kung na-perform niya ng mas malinis yung round niya. Kaso, ayun yung naging deciding factor kaya nanalo si Josh. Mas lamang siya sa punchline, mas malinis performance niya. 1 and 3 kay Josh, round 2, Santasa, congrats. Yo, binoto ko si Josh. Hindi dahil tropa ko siya, baka yung mga comment dyan. Round 1, binoto ko si Josh. Kahib na lang. Maganda yung mga punto ni Santasa, gusto ko yun as in. Tapos, round 2, binoto ko si Santasa, sobrang lakas niya sa round 2, as in, man. Sabi ko, sa sobrang bigat ng round 2 niya, as in, kayang tabunan eh. Kaso, para sa akin tournament kasi, pag tournament per round ko talaga siya binoboto. So, round 2, Santasa. Round 3, pinagbasayan ko na lang, same lang ng bigat, yung mga bara nila, pero yung linis ng performance, doon ko na lang binase. Kasi hindi naman natin pwede i-disregard yung paghahanda ni Josh na ganun kaganda. Kaya nga, sabi nito, kung hindi nag-choke si Santasa, pwede niya makuha yung round 3. Pero ayun nga, lakas si Santasa, pero round 3, Josh. Round 1, Josh. Round 2, Santasa. Round 3, Josh. Ayun. Yo, ako nga pala. Ako yung isang bumoto kay Santasa. Binoto ko Santasa. Round 1, sobrang dikit ng laban na yun. Siguro, para sa akin, style clash eh. Gawa ng style clash. Ang isipin ko na lang kung sinong magmamarka siya sa akin eh. Siguro dahil sobrang ano na rin sa battle. Mas bago mapakinggan at na-appreciate yung ginawa ni Santasa. Siguro, yung timbang nila, parehas lang. Tapos yung approach siguro, mas lumamang sa akin yung round 1 ni Santasa. Round 2, lakas ng Santasa na yun. Sa totoo lang, yung punto niya yung sa Alcantia. Tapos may mga, ano na siya dun eh, na yung mga sinabi niya na sa patawa, kumbaga parang na-depend sa kanya na agad kung sakaling magpatawa si Diyos. At ganun yung nangyari. Kaya para sa akin, kahit lumabas si, kahit nagsalita si Martre noon, wala na kasi nakapaghanda na. Sa round 3 naman, nag-choke si Santasa. Okay, sana yung mensahe. Tapos round 3 naman ni Josh. Ayun. Siguro mas lumamang si Josh dahil sa choke. Pero yun. Yun nga. 1, 2, Santasa, 3. Josh. 1, 2, sa choke. Diego. Thanks.